Hi guys, good day. Welcome back dito sa aking munting tindahan, no? Update lang tayo. Nagpagawa nga pala ako ng bagong lagayan ng mga candies, ng mga paninda natin. Kasi mahirap nung una dahil nagkakalat na yung mga paninda namin, kaya nagpagawa ako ng bagong stante. Medyo masikip kasi maliit lang talaga yung tindahan namin. So, adjust lang din. Kailangan gumawa ka talaga ng paraan para ma-display mo ng maayos yung mga paninda mo. Kaya naisipan ko magpagawa na naman ng bagong mga lagayan. So eto, two-phase to kabilaan, pwede kang may malagay. Tapos yung isa naman, single-phase lang. Sa mga nagtatanong, no, kung magkano ba yung gagastusin mo sa pagpapagawa ng ganitong stante. So dito nga pala sa materials, itong dalawang to, itong dalawang white na to na lagayan, gumastos na ako dito ng bale 9,500 sa materials lang. Tapos yung labor, siningil ako ng 2,500 pakyaw itong dalawang stante. So gumastos ako ng mga 12,000 pesos sa ganito lang lagayan, no. So hindi biro, no, pag nagpapagawa tayo ng mga bagong lagayan, dahil nga kailangan mo rin mag-invest talaga, eh. Pag may ipon ka, may extra pera, invest mo sa tindahan mo, pagandahin mo. Kasi mahalaga din yun na mas maayos yung tindahan natin, maayos yung pagkaka-arrange, para mas lalong ganahan yung mga mamimili, dahil mas madali na lang sa kanila hanapin pag tingin nila, oy, eto, itong gusto ko. So, madali nila mahanap. Sa atin din, mas mabilis tayo mag-arrange ng mga paninda natin. Tapos, maganda siyang tingnan pagka maganda yung pagkakaayos ng mga paninda. Nakakaakit siya sa mga mamimili. Kaya importante, pagka may sobra kang pera, invest mo, pa-renovate mo yung tindahan mo. Huwag ka rin pakampante na, uy, okay lang to. Ganito lang yung tindahan ko dahil may mga suki naman ako. Yung iba kasi, minsan, kung saan sila mas komportable mamili, lumilipat sila. Doon sila namimili kung saan sila mas komportable. So, dapat huwag natin hayaan na mawala yung tiwala sa atin na ating customers, mawala yung gana nila sa atin na mamili. So, dapat palagi tayo nung nag-upgrade ng tindahan natin. Nagpapagawa tayo, naglilinis para ganahan yung mga tao pumasok sa tindahan natin. Yan, no? So, dito, sa side na to, puro candies yung nilalagay ko. Ito, yema to, guys. Yung nagsusupply sa amin nito, taga Lemon. Yema. Binibenta namin to halagang 52 pesos, tapos 60 ang laman, 60 peraso. Yan. Meron din silang pastillas. Dalawang klase ito, ito puti. Ito yung pastillas. Pero, ito yung pinakababenta ngayon sa akin, itong yema. Yung pastillas, hindi gaano. So, dito, tutubo ka mga pag ni-retail mo to, parang binibenta to sa mga tindahan, 4-5 piso. Or sa Bisaya, 4-5. Dahil wala nang tigpipiso ngayon, no, na paninda, halos lahat ngayon. 3-5, 4-5 ang mga paninda. So, pag inutusan mo yung anak mo na bumili sa tindahan, wala nang tigpipiso ngayon. Wala ka nang mabibili kahit candy. Dahil sobrang mahal ng mga bilihin. And guys, so, mas lumuwag siya at mas na-arrange talaga siya. So, eto, nabasag ngayon yung lagayan ko ng asukal. Yan. Kung mas lumuwag talaga taga dito, parang magiging magsisilbing counter na rin natin. Sure. Ito nga pala yung suki ko, si Maymay. Cheers. Oo, matagal ko na suki to. Yan. Go. Ito yung tindera ko, napaka-macho. Tingnan nyo naman. Hindi pa tayo tapos mag-arrange, no? Madami pa tayong ayusin. Yan. Amay, dyan amay. Yung na ako. Oo, hindi.